when you have your secondary spermatocyte, then you have a little bit mature with a neck. Tanda mo sperma, kayong dalawa. May form na po. May ulo, may neck, at may buntot. Ay, humahaba ng buntot. Maganda na. May buntot na siya. So, ibig sabihin, that is your, ayan, nakikita sa illustration, secondary spermatocyte, di ba? Okay. Pakikita mo dyan, bakit yung huli may buntot? Pero yung secondary spermatocyte, may buntot na yan, pero hindi pa siya moving. Parang papunta pa lang dun. It's like curled around, di ba? It's like curled around. Tama rin naman yung curled around. Okay. Now, after that, you go to your mature spermatids, di ba? So, your mature spermatids ngayon, ibig sabihin, more developed na yung head area and neck. Kasi it is where you have in the head or yung head ng sperm, you have your acrosome. Ang acrosome is a protein substance that will penetrate to the egg of the female individual. Yun ang didikit kasi meron doon parang magnet. Sabihin natin parang, huwag naman magnet, parang yun ang ano. So, ibig sabihin, ang nutrients mo ay nasa tip ng ulo ng sperm. Okay. Ang katawan ng sperm ay wherein you have yung parang energy niya. Mm-hmm. Yun ang mag-propel sa sperm na lumangoy-langoy. Okay. Lumangoy-langoy. Yung ulo is the protective shield, no? Ang galing, 'di ba? You have to be amazed of how God has made creation so nice. So andiyan na ang substrate and nutrient. Remember, pag rinilis ang sperm, kailangan may dala siyang baon, may visa. Dami requirements. Vaccination card. Napapasok siya sa female reproductive tract. Kailangan, mamaya sabihin ng female immigration doon. Alam mo, pagdating sa taas, marami immigration. At malayo ang tatahakin niyang fallopian tube. At sabihin niya, sorry, wala kang visa. Ayun. Hindi ka pwede. Illegal alien, hindi ka tatanggap. Eh, kawawa naman yung egg nila, malungkot, di ba? Hindi sila magmi-meet, di ba? So, ganun yun. Kung physically fit sila. So, when your spermatogonia, your primary spermatocyte, your secondary matures, and you become spermatid, then you will have your sperm cell. Yun ang huli na yan. So, your sperm cell is the culmination of the development of your spermatogenesis. So, in the beginning, you have a small, parang bilog. Pero hindi po tapos, egg yun. Hindi po siya egg. Ay, bilog hindi. Lang yung ano. Bilog yun. Lang yun. We're not egg. We're ano, egg. Kasi ano lang structurally. So, mamumuo siya. From yung tail na maliit, hahaba siya, maa-uncoil siya, tapos meron na siyang puntot. Okay. The question. Okay, question. Ilang araw na, may days po ba or oras lang or minuto lang po ba na nagiging sperm cell siya? Opo. Very good. Oh, kailangan magtanong kayo ng ganyan. Kasi alam nyo. Naka-very good now, na. Now, the development. Hindi, kasi you need that. Kasi ibig sabihin, pag ang isang mag-partner, di ba, na utilize ang sperm, paano ang production? Siyempre iisipin mo, 'di ba? So ngayon, ang sabi natin, the sperm you give your sperm to at least 3 to 4 weeks to develop. Weeks? That's God. Fast. Ay mabilis na po. Mabilis na po 'yun. Yeah. Ano kung matagal yung food? Ay hindi pwede matagal. Ano mangyayari pag matagal? Magiging balyena ka? Alam mo balyena once a year lang nagpo-party. Hindi ganon. We're not like, di ba, lower class mammals. We're very unique. So, it has to be 3-4 weeks development. Mabilis yan. Look at the picture. No? They are very swimming like that. So, ngayon, ito ang kala ko tatanungin nyo, Dok, pag nag-matured na ang sperm cell, naka-confine lang ba sila sa testicle? Hindi mo ba naisip yun? Doon sa testicle, doon lang. Sila hanggang tumanda. Once they are confined, once they are developed, they will be transported. Yan. May mga truck yan, mga van. Oli ka na dito, Dinda, okay na kayo. They will be transported to your epididymis
gland. Naririnig niyo yan, di ba? Mm. There is another structure where you store your mature sperm cells. So, doon, sa ipipidimis duct mo, doon na, parang factory yan. Oh, first sperm, one. Oh, parang mali yata ang mukha mo. I-ano kita? Ayusin kita. Ha? Iri-retouch. Iri-retouch yun. They will be repaired if they are mali, distorted. Pero, siyempre, later on, pag-usapan natin, yung talagang abnormality na talaga. So, lahat sila nandoon sa isang gland ng lalaki, yung parang tubo-tubo nakikita nyo. Nasaan po yung epididymis gland? Nasa taas yan ng testicles mo. Doon sila lahat i-store. So, pantay-pantay. Meron ng checker yun eh. Parang supervisor. Oh, good. Okay, good. Hindi muna. Doon ka muna. Ah, dito. Okay. Mm-hmm. Okay. So, when all the they will mature further in the epididymal duct. Okay. So, mamature sila lalo. Mm-hmm.